Pawi sa kanila ng powerful. Gusto kong bigyan sila ng magandang buhay, yung family ko. Ayan. Yung parents ko, lalo na yung mga parents ko. I have a lot of dreams. Sobrang napakalaki ng, napakataas ng dream ko talaga. So, ayun. Sana makabawi ako sa mga parents ko soon ng powerful. Gusto ko talaga ng powerful talaga. So, kapag nangangarap tayo, dapat taasan na natin. Dapat maging positive tayo naman. Hello mga kachena! Welcome back again to my YouTube channel. So for today's vlog, hindi muna tayo gagawa ng makeup transformation. So ngayon, mag-Q&A vlog ako. So this is my first time na gumawa ng gantong content sa aking YouTube channel. At ayun, I posted a status sa Facebook account ko, which is, please leave a question below. Hashtag for my next vlog. Hashtag kachena. So ayun mga kachena, kala ko, wala magtatanong sa akin. And ayun, I got 24 questions yata or 25, ganun. So, since yung isa kong cellphone nasira, wala akong extra phone para magamit yung mga yun. Makita yung mga questions doon. Sinulat ko na lang sila, ayan. Kinabit ko sila dito, one by one. And bibigyan ko ng trail. Nag-effort pa talaga ako na isulat dito lahat. Yung mga questions sa mga papel para bigyan ko nga ng trail. Ayan, mga kachena. So, kada questions, bubunot ako dito kung ano yung mga questions na yon. At kahit hindi naman questions yung mga comment na yung iba, sinulat ko pa rin dito para ma-shoutout ko din sila. At ayun, mga kachena, gusto ko lang ipauna sa inyo na baka hindi ko masagot ng tama or baka mali yung mga sagot ko. Pagpasensyahan nyo na. Huwag nyo akong i-bash. Ngayon pa lang sinasabi ko na. At gusto ko lang sabihin na sana tapusin nyo ang videong ito. Lalong-lalo na yung mga nag-ask sa akin ng questions para mabuo ko na yung requirements ni YouTube, which is 4,000 watch hours. So, ayun. Siguro 3,000 watch hours na ako ngayon. And, ayun. 1,000 na lang yung binubuo kong watch hours para maging partner na ako ni YouTube. So, ayan mga kachena, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kakalimutang mag-like, share, comment, at subscribe. At i-click mo na rin ang bell button para ma-notify ka sa tuwing mag-upload ako. So, no further ado mga kachena, let's start this video. So, first mga kachena, bubunot ako dito. And, ayan, kinakamahan ako. So, eto. From Jolina Gonzalez Dayrit. Hi, Ate Joleng. So, this is her question. What course do you want to take in college? So, ayan mga kachena, Ate Joleng, college na po ako and first, incoming second year na. So, I am currently studying at Don Honorio Ventura Technological State University and I am taking Bachelor of Science in Industrial Technology, major in Garments, Fashion, and Design. So, ayan mga kachena, yung course ko ngayon ay Bachelor of Science in Industrial Technology. So, yung major ko ay Garments, Fashion, and Design. So, more on pagtatahe, mga ganyan, pagde-design, mga kachena. So, kung tatanungin nyo ako sa other choice ko ng course, so, sasabihin ko, tourism, mga kachena, because I want to travel some countries, ayan, mga kachena, dahil gusto ko mapasyalan yung ibang country. So, thank you for your question, Ate Joleng. Keep safe always. So, next naman tayo ngayon kay from Kayla Balatbat de la Cruz. Balita ko may plan ka daw in the future na magkaanak. Yes, totoo po yung balita na yun. I want to have my own family and children. So, I want to experience that kind of feeling mga kachena. Gusto kong maranasan magkaanak. Gusto kong maranasan na may mag-aalaga sa ako. Ayan mga kachena. So, ayun, kahit na ganito ako, kahit ganito yung gender sexuality ko, gender identity ko, gusto kong magkaanak mga kachena. So, ayun, gusto kong magkapamilya. At saka sayang lahi, diba? Char. So, ayan, thank you so much Kayla Balatbat de la Cruz. Keep safe and thank you so much for your question. So, next naman tayo ngayon.
from Jeruel Abogado tungkol to, if you're going to meet me in person, ililibre mo ba ako? Why not, di ba, kung mayroong extra pera? So, kapag wala akong extra pera, ikaw na lang maglibre. So, ayun. Thank you so much for your question, Jeruel Abogado tungkol to. So, keep safe. So, next question from Stacy Camille Soriano. Anong kulay ng panty brief? Panty or brief mo? Haha. So, yung brief ko ngayon is color gray. So, syempre, hindi ko napapakita sa inyo. Color gray siya, mga kachena. So, ayan, Stacy, no, nag-start ka naman sa mga kachenahan mong questions. So, thank you so much for your question, Stacy. Miss you, be. So, next naman tayo ngayon from Corinne Aiko de la Cruz. Kung mabibigyan ka ng chance na makasama ang isang sikat na vlogger, sino ito at bakit? Hey, try lang po. So, if I will be given a chance to be with famous YouTuber or vlogger. So, gusto kong makasama si Leticia Velasco. Dahil alam naman nating lahat na ang galing-galing niya mag-makeup and sobrang nakaka-inspired siya dahil sa mga vlogs niya, sinasabi niya kahit mayroon siya mga pimples, go lang ng go. Huwag kang susuko. Actually, nakachat ko na siya before sa Instagram, sabi niya sa akin, don't give up, wag po kayong susuko. Ayan, mga kachena. So, ayan, gusto kong makasama si Ate Leticia Velasco. Pero alam ko, nung binisit ko yung official account niya, mutual siya nung pinsan ko, kaisa-isang mutual ko, yung pinsan ko pa mismo, dun sa Pangasinan. Bautista, taga Bautista, Pangasinan siya. So, ayun, kung makakapasyal man ako dun sa pinsan ko, syempre pagtatanong-tanong ko kung saan siya nakatira para magka-opportunity ako na makita siya in person at makasama siya. So, thank you so much for your question, Corinne Aiko de la Cruz. Keep safe! Next naman tayo ngayon kay Rikael Medina. Hello po, as a vlogger po, ano po ang mapapayo nyo sa mga small vloggers pa lang na tulad ko po? Thank you po and God bless the journey nyo sa vlogging. So, ayun, Rikael Medina. Yung masasabi ko lang is, upload lang ng upload, go lang ng go. Gawin mo yung mga request ng mga friends mo, kung ano yung mga nire-request ng mga viewers mo or subscribers mo para... Ayun, para hindi ka nila iwan sa ere. Charing. Para rin dumami rin yung mga subscribers mo. And of course, be confident, be yourself, and huwag kang mahiya sa camera. And of course, dapat confident ka na ipakita kung ano ka. Dapat, ayun, totoo ako sa sarili mo. Ipakita mo sa camera na kung sino ka. Ayun. Thank you so much for your question, Rigel Medina. Ayan po ah, binubunot ko po ah. Ayan. From Precious Angela Giwa. Hi, be. So, this is her question. If you can only pursue one, would it be vlogging or being a makeup artist? Pa-shout out na din. So, shout out Precious Angela Giwa. And ayan yung question niya. So, if I will be given a chance to pursue one, would it be vlogging or being a makeup artist? So, for me, siguro yung ano, pagiging makeup artist. Kasi, dun ko napapakita and na-express yung talent ko din. And, ayun, nasimulan ko na rin siya before na pagkakitaan. So, ayun, Precious. Kung wala lang COVID ngayon, siguro medyo may ipon-ipon na ako. At na-miss ko yung mga moments na ganun. So, ayun. Passionate naman ako sa passion ko. Pupush ko talaga tong pagiging makeup artist ko. Lalong-lalo na dito sa vlog ko. Pero, ayun, yun nga yung question mo. Ipapursue ko yung makeup artist. Kung papipiliin man ako ng isa dun sa dalawa na yan. Yung makeup artist talaga. So, thank you so much for your question, Precious Angela Giwa. So, next naman tayo ngayon sa question ni... From Ate Marisol Sazon, bakit hindi ka naliligo? So, si Ate Marisol, kadorm ko to. So, syempre, alam niya na yung pag-uugali ko. Anong, bakit hindi ka naliligo, Ate Sol? Alam mo yan, naliligo ako. Minsan, tatlong beses pa nga eh. Charing. Pero huwag ka nang magtanong ng ganyan sa mga comment. Eh. So, ayan. Naliligo naman po ako. Huwag po kayong maniwala. So, machena na yan. So, thank you so much for your question, Ate Marisol. Medyo namumula yung mukha ko, mga kachena, kasi nag-apply na ako nung kinakabit kong ano. Medyo nagka-pimples nga ako ngayon eh.
kung kailan di ako nagme-makeup. Nadagdagan. So, next naman tayo ngayon sa next question. From Lovely Shira Gold Chow. De Ala Gold Chow. What will you choose, love or career? For me, I will probably choose career. Kasi yung career na yan, inumpisahan mo yan ng maliit eh. So, kailangan palalakihin mo ng palalakihin yan hanggang sa mag-grow ka ng powerful. Tapos, kung saan naman darating yung love. And of course, I have a lot of friends and family that really loves me. So, ayun, career muna. Push na to para sa future. Career muna talaga, be. Hindi muna love. Kasi yung love, darating naman kung sayan. So, thank you so much for your question. Lovely, share the other goal, child. Thank you, be. So, next naman tayo ngayon. Ayan. From Angelo B. Deason. So, si Chair Angelo B. Deason to. So, please pa-mention po, haha, pa-shout out Finding Jowa. Char, miss you, Lex. So, ayun mga ka-chana, shout out Chair Angelo B. Deason. Ayun. Finding Jowa daw siya mga ka-chana. So, PM nyo na si Chair. So, thank you so much for your comment, Chair. Alam ko marami ka pang question dito, hindi pa nabubuno. So, next naman tayo from Jamie Joy Gosun. Kailan mo na-discover na magaling ka sa pagme-makeup? At kailan ka nag-start? Hehe, shout out na din. So, ayun, shout out kay Jamie Joy Golzon. So, I started way back 2014 ata. Yung saktong sumisikat si Paolo Ballesteros dahil sa mga makeup transformations niya. At ayun mga ka-chana, na-inspired ako sa kanya na mag-practice-practice. Yung mukha ko, pinag-practicean ko. And ayun mga ka-chena, may nagpa-makeup sa akin na tabing bahay namin at prom nila, tapos na-nominate siya as prom princess. So ayun, nag-start ako 2014, tapos 14 years old din ako nun. Ngayon 19 years old na ako, so 5 years na makalipas. So ayun mga ka-chena, thank you so much for your question, Jamie Joy Gozon. So, next naman tayo ngayon kay from Bettina Lianilio. Hi, Ate Bet! What can you say or advise rather sa mga taong may potential to be one of you but are lacking of confidence? And also, I'm proud sa narating mo. Thank you so much, Ate Bet, and also to your question. So, ayun, masasabi ko lang sa mga gusto ring marating yung pagiging makeup artist na maging kagaya ko din, yung mga magaling mag-makeup-makeup, gusto rin mag-makeup-makeup, mga ka-chena. Gusto ko lang sabihin na you need to be passionate about your passion, your skills, mga ka-chena. Kailangan mong ipakita sa maraming tao na kung anong merong talent ka at huwag ka mahiya. Dapat confident ka, tapos tanggapin mo yung mga negative na sasabihin nila, dapat ready ka dyan. And ayun, huwag mo masyadong seseryosohin yung mga sinasabi nila dahil dapat mas pinaniniwalaan mo yung sarili mo kasi ikaw yan. Yan yung ano mo, kinaya mo eh. Dapat maging positive ka. Tsaka huwag mong titake as negative yung mga advices ng mga nakakatanda sa'yo or mga ibang makeup artist enthusiast na magbibigay ng advice sa'yo. So, ayan, thank you so much for your question, Ate Bettina Lianilio. So, ayan, gusto ko lang sabihin na siya po ay President Lister sa kanyang university sa Manila. Nakalimutan ko yung school mo, te. So, ayan, congratulations, Ate Beth. I'm so proud of you too. So, next question naman tayo. Sophia Isabel. How does it feels na yung dating pinapangarap mo lang, unti-unti mo nang natutupad? So, ayun, kasi before, gusto ko talaga maging makeup artist and classmate ko si Sophia Isabel. And, ayun, medyo konti pa lang yung makeup ko noon. Tapos, sa school, nagkikilay-kilay ako, nagpapabayad ako ng 10 pesos ng mga ka-China. Pambaon din, diba? So, ayun, dati din, binigyan niya ako ng advice na push ko lang daw yung pagpa-vlog ko. Kasi nung first upload ko ng vlog, ayan, supportado talaga si Sophia. And, ayan,
Sobrang saya, Sofia. Sobrang nakaka-overwhelm dahil marami nagtitiwala sa'yo, marami kang napapasaya. And of course, nakakataba ng puso at saka marami kang friendships. So, ayun, dumami masyado yung mga friendships ko. So, sana supportahan niyo ako hanggang dulo, hanggat hindi ko pa na fulfill yung requirements ni YouTube. Sana kapag na-fulfill ko na siya, sana supportahan niyo pa rin ako mga kachena at mga friendships ko. So, ayun, sobrang saya ko, Sofia. Thank you so much for your question. Ingat ka palagi, be. So, next question naman tayo. So we have from Kelly Lorenzo. What is your biggest fear? Pa shout out din po Laag Squad ate. So shout out Laag Squad and shout out din sa yo Kelly Lorenzo. So yung biggest fear ko is yung mawala yung parents ko na hindi pa ako nakakabawi sa kanila ng powerful. Gusto kong bigyan sila ng magandang buhay yung family ko. Ayan. Yung parents ko, lalo mga luna yung mga parents ko. I have a lot of dreams. Sobrang napakalaki ng, napakataas ng dream ko talaga. So, ayun, sana makabawi ako sa mga parents ko soon. Ng powerful, gusto ko talaga ng powerful talaga. So, kapag nangangarap tayo, dapat taasan na natin. Dapat maging positive tayo na mararating natin yan. So, thank you so much for your question, Kelly Lorenzo. So, next question naman, from Christina Soriano Melo. Sino na naging jowa mo? Hi, Marcy! Christina Soriano Melo. Wala pa, Marcy. Wala pa akong naging jowa. So, ayun, wala pa. Thank you so much for your question. Since birth, wala pa po akong naging jowa. So, from Zurich Chua. My question is, anong masasabi mo sa mga gay or bakla na ma-attitude? Shout out na din po Kuya Alex Hehe. Actually po si Bex po ito, si Bex, si Jan A. Rolbondo, kung kilala niyo po siya, mga taga-Kandating or mga taga-Adel Grace. Hindi ko alam bakit Zurich Chua yung pangalan niya sa Facebook. So eto yung question niya nga, bakit daw, ano daw masasabi ko sa mga ma-attitude na gay or bakla? So ayun, masasabi ko lang na huwag tayo masyadong mataas yung tingin sa sarili. Dapat stay low-key, stay humble, mga gays. So dapat ano, since tayo ay mga, tayo ay part ng LGBTQIA+ community, we need to be a good influence sa mga bata, especially sa youth. Ayun, huwag tayo magmataas sa sarili. Sa tingin natin sa sarili, kailangan humble lang tayo. And ayun, dapat bigyan natin advice sa mga nakakabata sa atin. And ayun, love each other. Huwag tayong mag-away-away. So, ayun, thank you so much for your question, Bex. Zurich Chua, aka. Charing. So, next question is from Mr. Angelo B. Dizon. Hello, Chair. If reincarnation is true, what would you want to be reincarnated aside from being you again? Please describe your life as you expect or wish. Sure, this question is literally mind-bubbling question. Ang hirap naman, Chen. So ayun, kung may reincarnate ako, gusto ko maging tunay na babae. And of course, syempre, na-experience ko na rin maging guy, maging gay. Ayun, gusto ko naman maging straight na babae. Para naman, ma-experience ko. And gusto ko rin ma-experience na maging babae, ayan, sure. At saka, syempre, gusto ko rin may experience na mahalin ako ng straight na lalaki. Ayan. So, thank you so much for your question, Sir Angelo. Sobrang hirap. Sana nasagot ko naman ng konti. So, next naman tayo ngayon kay from Trish Gese. As a professional makeup artist, what are your strengths and weaknesses. So, ayun. Hindi pa po ako professional ah, pero sinasabihin lang po akong professional and nakakataba po ng puso yan. Ayun. So, yung strengths ko ay yung mga feedbacks na mga, yung mga positive feedbacks na mga clients, tsaka yung mga friends ko na, ayun, medyo nag-improve na daw yung mga, yung skills ko, maganda daw yung mga gawa ko, ayun yung kalakasan talaga ng yung nagiging strength ko talaga. Tapos, syempre si
God Almighty laging nandyan para sa akin. Before ako pumunta ng gig, I prayed for the best outcome ng aking makeup sa aking client. Tapos, ayun. So, ano yung weaknesses? So, yung mga weaknesses ko, yung mga negative feedbacks, of course. Yung mga nagko-comment sa akin na negative. Yung mga nagsasabi na tigilan ko na daw to. Ayun. Yung weakness ko, yung mga nagsasabi din na hindi naman daw ako magaling mag-makeup. Okay lang po yan. Hindi naman po talaga, nakakaintindi lang. So, ayan, buti na lang, maraming nagtitiwala pa rin sa akin. So, I'm very much grateful. Dun pa lang, thank you talaga. So, ayan, weakness ko din yung pag nasira yung mga makeup brushes ko, ayan, feeling ko nasasaktan ako. Tsaka yung mga makeups ko, kapag nag-crack na sila, yung mga foundation, yung mga powder, yung tsaka kapag nauubos na sila, yun yung kahinaan ko talaga. So, thank you so much for your question, Trish Gese. Thank you so much. Keep safe. So, next question naman tayo. From Sir Angelo again, Angelo B. Dizon. If you are not vlogging, ano ang ginagawa mo ngayon sa iyong palagay? Feeling ko, nag-online selling lang. Sure. Ayun po, tinda-tinda, mga ganyan. Tapos linis-linis ang bahay kahit di naman totoo. Charing. So, ayun. Ayun, sure. Kung di ako mag-vlog, nagtitinda po ako ngayon online. Thank you so much for your question, sure. So, next naman tayo ngayon. Bye. From Aline Shiras Reyes Bernardo. Bakit ang gwapo niyo po? Siguro po nasa jeans lang po yan. Tsaka nasa lahi lang po talaga. Char. So, thank you, be. Thank you so much. So, ang ganda-ganda po talaga ni Alan Shiras Bernardo. Minikap po na po yan. So, keep safe, be. Next question naman tayo ngayon. Kay from Marlon Manalini. So, this is his question. May 100% ka. If hati in sila in person, saan ka mas attracted? Girl, straight, bi, or gay. So, meron tayong 100%. So, siguro yung 40% sa straight. Tapos, yung 30% sa bisexual. So, 70% na yun. And of course, yung 20% sa girl. Tapos, yung 10% sa gay. So, a total of 100%, Marlon. Thank you so much for your question. So, next naman tayo ngayon kay from Darren Avellaneda from Pangasinan. Pa-shoutout na lang ako, kuya. So, ayun, shoutout po. Shoutout sa'yo, Darren Avellaneda. So, chat niyo po siya. Sobrang gapo ng pinsan ko na yun. Nagpa-pageant po siya. So, next question. From Pay David. Bakit mo naisipang mag-vlog? So, ayun. Naisipan ko mag-vlog dahil marami din nag-request sa akin. Since makeup artist ako and I am doing some creative makeups. So, ayun, naisipan kong i-vlog na rin yung mga ginagawa-gawa ko dahil marami nga nag-request. And, of course, huwag na tayo mag-plastikan dito dahil gusto ko rin naman mag-sweldo. Dahil alam naman natin lahat na pwede kang maka-earn ng pera sa YouTube. Huwag na tayo mag-plastikan dito kaya maraming vloggers dahil gustong-gusto nilang kumita din. And of course, dahil yun din yung dream ko. Kaya, ayun, pinupush ko talaga to para ma-experience ko din yan. Thank you so much for your question, Pay David. So, next naman tayo ngayon kay from Robbie Balasa, salamat. What is your opinion about the hot issue racism in the so-called planet China against the black people of Africa? Grabe, sobrang hirap ng tanong na to. Robby, hindi ko alam kung ma-answer ko to ng mabuti or what. Dahil hindi ako nag-research about this. So, yung opinion ko about racism in the so-called planet China against the black people of Africa. Siguro, masasabi ko lang, bakit kaya nila, ang hirap. Bakit kaya nila dinidiscriminate yung mga black people ng Africa? Dahil alam naman natin lahat na tayo ay ginawa ng Panginoong Diyos na iisa lang yung tingin niya sa atin. Kahit ano pang kulay, kahit ano pang gender identity mo, kahit maganda ka, kahit sino ka pa, kahit pangit ka, kahit lalaki ka, kahit babae ka, LGBT ka man, iisa lang tayo, lalong-lalo na dito sa kulay ng mga
black people ng Africa. So tao rin sila, nasasaktan. We need to respect those color of people na ayun, ng mga taga-Africa. So ayun yung opinion ko. Grabe, hindi ko alam kung nasagot ko yun. Hindi ako nag-research about this. And grabe, sobrang hirap, Robby. Thank you so much for your question. So keep safe, be. So this is the next question from Honey Messina. How do you handle your bashers? So hindi naman po ako famous, pero nag-trending po ako nung May 25 in my James Reid makeup transformation. Dahil grabe, sobrang nag-trending yon. I got 29,400 reactions and almost 24,000 shares yung post ko, and sa Twitter yung nag-post sa akin doon yung basher na kasama ko si Barbie Fortesa, same energy daw, and I got 27,000 likes there, and di ko alam kung ilan yung retweets doon. And of course sa YouTube din, ginawa akong content ng mga ibang vloggers, si Madam Ellie, ayan, ginawa niya akong content, pinagpanggol niya ako sa mga tao. And ayun, gusto ko lang sabihin sa mga bashers na tigil-tigilan niyo na yung mga ganyan, be, dahil di naman kayo nakakatulong sa mga gustong mangarap na ano. Pero thankful pa din ako kasi nakatulong kayo sa mga views ko noon, and nakadami rin ako ng watch time. So ayun, be, honey, Messina, I always keep them as a big energy of motivation na ipush ko pa tong laban ng buhay ko na to para makamit ko yung pangarap ko. And of course, mga ka-China, hindi man talaga ako masyadong naapektuhan doon, pero medyo naapektuhan naman. Siyempre, tao din ako na may nararamdaman, kaya ayun, thank you pa rin sa mga suporta ninyo. So, ayun, thank you so much for your question, Honey Messina. Thank you, babe. So, next question naman tayo. Ang daming pa nito. Sana hindi mapahaba yung video. So, next question from Ate ko, Andrea Bellanida Fernandez. Bakit naman ka magugas ang plato? Eh, di wow. Char. Hindi naman po. Char. So, next question tayo. Pangutang mo. From Joanne Chan. Bakit nga ba mahal kita, Char? Ha, may jowa ka ba? Wala, babe. Ikaw naman. Wala akong jowa, di ba? Alam mo yan. So, ayan. Wala akong jowa, Joanne. Thank you so much for your question. So, next question is from Robby Salamat Balase. Kailan ang pag-giveaway, Mars? Pa-shoutout na din ng YouTube channel ko. Thanks, CC. Wala pa pong pag-giveaway. Siguro pag na-reach ko na yung requirements ng YouTube. So, ayun, Robby, shoutout sa'yo. Shoutout po kay Robby Salamat Balase. Please, subscribe to her YouTube channel at Robby Salamat Balase yata. Or Robby Salamat. Hindi ko sure. Or Robby Vlogs. Charing. So, next question. From Sir Angelo B. Dizon. Kung babalik ka sa senior high school life mo, would you still love the same person that we both know kahit you know already what happened before? Sir, ano po? ano to question na to? So, ayun. If I will be given a chance na kung babalik pa ako sa... Ay, ano daw? Kung babalik ka sa senior high school life mo, would it be still love the same person? Yes po. Until now naman, sir, siya pa rin talaga. Char. Alam mo yan. Kaya wala akong jowa. Char. So, ayun, siya pa din siya. So, thank you so much for your question, Jeff. So, this is the next question from Lara Jean Baldovino Lapus. Not a question, Alex. Just wanna say, keep on shining, but padayon. So, thank you so much, Lara Jean Baldovino Lapus. So, she also has a YouTube channel. Please subscribe to her YouTube channel at Lara Jean Baldovino Lapus. Or Lara Lapus yata, hindi ko sure. Pero, thank you so much, be. So, yung meaning ng padayon is, i-push mo yan. Parang laban lang, huwag kang titigil. Parang ganun siya yung pagkakaintindi ko sa padayon. So, thank you so much for your question. For comment pala. Thank you so much. So, third to the last from Joy Makapagal. Ano po yung mga plano nyo mo in the near future, kuya? So, in the near future, gusto ko lang makatulong talaga sa
parents ko, sa family ko. Gusto ko lang talaga masuklayan yung mga sacrifices nila. And gusto ko rin magkaroon ng bahay at lupa, syempre. And of course, mapagawa din yung current bahay namin ngayon. Yung bahay namin ngayon. So, ayun. Thank you so much, Mirnit Joy Makapagal. So, next question from Paolo Gamboa Dizon. Question. So, ayan po yung sinabi niya. Question lang po talaga. Ayan. Thank you so much, pre, ah. Grabe, nakatulong ka. Thank you. Thank you, Pao. Miss you. So, last but not the least, from Merbilin Tindugan Pablo. Kung bibigyan ka ng chance na bumalik sa past mo, ano ang babalikan mo at bakit? Shout out na din. So, shout out Merbilin Tindugan Pablo. So, ayan mga kachena, kung babalik ako sa past ko, siguro yung pagiging street guy ko. Ayan. So, ayan mga kachena, siguro babalikan ko yung past na yun na straight ako. Tapos hanggang sa lumaki ako ulit na straight pa din mga kachena. Because I receive a lot of discrimination from other people. Pero hindi ko naman talaga dinadamdam masyado yun dahil buhay ko to eh. Pakialaman nyo yung buhay nyo. Huwag kayong masyadong ano dyan. So, thank you so much for your question, Merbilin Tindugan Pablo. And that's all for this video mga kachana. Thank you so much for watching. Sana nagustuhan mo ang video ito at sana nag-enjoy kayo. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kakalimutang mag-like, share, comment, at subscribe. At i-click mo na rin ang bell button para ma-notify ka sa tuwing mag-upload ako. So, sana nagustuhan mo yung mga answers ko. Sana nasagot ko naman yung mga tanong ninyo, mga kachena. Sana nasatisfied kayo sa mga sagot ko dahil sobrang hirap na mga tanong niya. Di naman talaga ako magaling sa Q&A. So, if you have suggestions and requests, please grab the opportunity to leave a comment below. So, thank you so much for watching and God bless us all. See you in my next one.